What is up guys, welcome back to my YouTube channel. So for this vlog is ang papakita ko sa inyo kung anong mangyari sa loob ng 8 days quarantine dito sa Maynila. Kasi dumating na ako galing Singapore kahapon. So yung flight namin galing Singapore is 1:35, pero nakaalis yung aeroplano namin is alas 2. Ayun. So sa loob wala, bali ano lang mga 15 lang na pasahero yung mga nakasama ko doon sa aeroplano. Sa isang seat, tig-iisa lang kami. Kasi bawal yung tabi-tabi. Maliban na lang kung mag-asawa kayo. Ngayon, pwede kayong tumabi. O ayun, dito kami ngayon. Dito ako ngayon na hotel sa my S, Greatest S Hotel sa Quezon City. Galing kami Terminal 3. Tapos dito kami napadpad sa Quezon City. Diba ang layo? Makikita nyo yung view ko guys. Ay, dito ako sa 10th floor. 10th floor. Miss, sika, malabo eh. So, ituturo ko kayo sa aking room. So, ito yung main door ko. Ayan, tapos pagpasok mo, may banyo. Ayan yung banyo ko. Tiyarin, sa banyo. Bathtub. Yun yung bathtub ko kasi naligaw na ako sa narado. Yung dito na side, nagigilid ko ito, yung aking view. Hello, traffic. O, sa mga nakakamiss ng Manila dyan, o, ayan. Silip. Silip sa taga Pilipinas. Ayan. Hi naman kayo dyan sa mga kaibigan ko sa Malaysia at sa Singapore. Hello kayo sa, ano, sa traffic. Ayan. So, hello Manila. Ayan, view ng Manila. Ayan, o. Namiss yung ba yung traffic? So, ayan, pagpasok natin, hallway, tapos, ito yung makalat, diba? Yung mesa pang pagkain. Merip na maliit. Merip din kami. Merip din ako, pero walang laman. Kasi hindi ko na pinaandar, kasi ilang days lang naman. 8 days. And then, may TV. Sa TV, guys, gumagana ito. Gumagana itong TV. And then, may free sila na tubig na binibigay na 5 liters. Ayan, 5 liters. Dito na side naman is yung sa harap. So, yan. May mga pa-flowers yung mayura, diba? And then, yung aking bed. Dito ako. Kasi dalawang bed yan. 1 tsaka 2. Dun sa kabila, doon ko na lang nilagay yung gamit ko. Kasi ito. Hindi ako natutulong. Yan. So, mayroong lamp. Yan. Sa mga, saka meron ding mirror sa kanyang kabinet. O, hindi ko na rin nilagyan damit. Kasi nga, ayan. Ganito lang laman. And then, sa mga uuwi pala na mga kabayan natin, pag pumunta kayo ng hotel, para hindi na kayo bumili ng, alam niyo yung tawag doon. Alam niyo yung saksakan ng pitak. Ayan guys, bumalik ako, sorry. Para hindi na kayo bumili ng ayun yung saksakan. Yung dalawang saksakan. Para hindi na kayo bumili. Kasi, susundin kayo ng bus. Sa airport, susubihin kayo ng bus. Then, bawal talaga kayo kahit pumunta, magpa-change ng pera, bawal. Lahat bawal pag doon sa airport kasi idiritso kayo sa registration. Pipirmahan kayo doon. Paralin lang sa kalaman yung lahat. Tapos, kailangan yung, sa mga uuwi, kailangan yung i-download yung trace of, hindi trace dyan sa o saan bansa kayo nang galing, trace na papunta ng Pilipinas, yung TRACEZ trace. Tapos yun lang naman, pag check-in mo na sa airport na pinanggalingan mo, hanapan ka nila ng One Health Pass, na yung ano, yung isuscan nila yung One Health Pass, and then yun, mag-check-in ka na. Pagdating naman sa
nasa aeroplano ka, ang daming may papers na tatlo. Ano, parang ano lang naman yun, parang, kumbaga, parang susulat mo lang doon kung pangalan mo, mga ganun, kung taga saan ka, para may update sila sa uwa, kung saan lugar ka papauwi. And then, pagdating naman sa airport, pag umaga yung flight mo, may libreng breakfast naman hanggang papunta dito sa hotel ninyo, pinag-reserve. So, usually, sa pag nasa hotel ka na, bawal lumabas, pero pwede kang mag-order. Mag-order ka, sabihin mo na sa management na mag-order ka ng mga pagkain sa labas. Hindi kung papayagan ka ng yung mga nagbabantay sa inyo. Hindi maganda. Sa amin kasi dito, meron din restaurant sa ilalim ng hotel. So, pag kailangan, may gusto kang orderin, kaya nito. Ito yung menu nila. So, ayan. Hindi na din ako nag-order kasi nga, mahal. Ayun, saan na ba ako nagsasabi? Para hindi na kayo pala bumili, guys, ng socket. Yung sasasakan nyo dito pag nag-charge mga ganito. Bumili kayo ng ganito, dyan, meron dyan kung saan kayo lugar nang galing. Kasi sa bus na sinasakyan nyo, may tinitindang ganito na kulay puti, yung dalawang saksakan. Pero alam nyo magkano. Binibenta nila ng 150 pesos. So, para makatipid kayo, kung meron din naman dyan sa bahay nyo, o dyan, mas mura siguro kung saan lugar kayo nang galing. Mas mura dyan. Kaysa bumili kayo sa bus na sasakyan nyo. Ayan. So, dala kayo ng ganitong saksakan. Kasi dito walang tatlo-tatlo. Dalawa lang. Tapos, pag hindi kayo nakapagpapalit ng pera sa airport, meron din sa bus na sinasakyan nyo na nagpapapalit sila ng peso. Pero kung ako sa inyo, hanggat maaga, dyan na lang kayo magpapalit ng pera. Kasi mas mura yung palitan ng pera sa bus. Gaya nung sinakyan namin kahapon, may nagpapapalit ng pera. So, bang baba lang. So, kung ako sa inyo, sa airport na lang kayo magpapalit. At least, diba? Kahit pa paano, medyo mataas pa. Tapos, kung namang problema kayo sa SIM card, napapauwi dito. So, meron din silang binibenta sa bus. Hindi ko lang alam kung magkano, parang 150 ata yung SIM card na smart, ay TM pala, TM sa kanglob, yun may binibenta sila. Kung may problema kayo na hindi kayo nakapag-change, nakabili ng roaming, SIM card dito sa Pinas, huwag kayong mag-alala kasi meron sa isang bus na sasakyan nyo. Ready sila. So, ayan, dito pala, pag na-quarantine ka na, isihintay ka. Sinasabi nila maximum 5 days pero nakadepende pala yun sa result ng ating swab test. Kasi kami 5 days pa before the may swab test. Pag dumating agad, halimbawa, swab test kami ng 5 days tapos umaga, pagkahapon dumating, pwede na kaming lumabas para umuwi sa province namin. Pero pag hindi pa, kasi minsan daw, malagpas pa ng hanggang 8 days. Pag nasa green lane ka daw, yun, 5 days. Pag nasa yellow, aabutin ng 8 days. Kasi nakadepende pala yung sa color. Kahit fully vaccinated ka, pag yung lane na kung anong kulay na lane yung pinanggalingan mo, medyo madedelay din. Kahit may mga emergency pala, hindi nila na-allowed na exempted ka na uuwi agad-agad. So, kailangan mo pa rin sumunod sa kanilang protocol dito. Hindi naman sila mahigpit. Siguro kasi, pag hindi sila sumunod dito yung mga Coast Guard, sila yung pinapagalitan ng uwa. So, ayan. Kailangan lang natin sumunod para, di ba, patas din. Wala silang problema. Wala din tayong problema hanggang matapos yung swab test natin. So, nakaka-boring dito kasi hindi ka nakalabas. Pero sanay naman ako nasa loob na ng kwarto. Actually, hindi ka naman talaga mag-board kasi may free wifi. Kung gusto mo mag-YouTube, pwede mag-TikTok. Pwede ka rin manood ng TV. Kasi ayan, may TV din kasi. Ayan. Yun lang problema, hindi ka nakakalabas. Ano ba? Sa pagkain naman, first naman dito sa hotel, yung pinag-stay namin, okay naman. Sarap naman pagkain. On time naman yung dinner, ay breakfast, lunch at dinner. 3 times a day na kumakain dito.
Ang greatest is Guest Hotel. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa magandang servisyo na binibigay niyo sa aming mga OFW. Sana magtuloy-tuloy pa yung mga servisyo yung binibigay niyo maganda sa aming mga OFW. Shoutout. Anong patakaraan kasi iba-iba nung when dito, sarap ng buhay, kain tulog, ligo. O sabi nga ng Coast Guard, pag walang magawa, para hindi daw mag-work, magti-tiktok na lang. Nakakapagod. Actually, sa bagahe pala, guys. Hindi na, bilang ko lang kasi sa Cebu Pacific, ayaw nilang may sumusobra sa luggage mo. Maliban na lang sa hand carry, walang problema. Kahit magsobra. Pero dun sa may luggage mo, hindi ka pwedeng sumobra. Pag 20-20 lang talaga yung ina-allow nila. Kagaya nung kasama ko, nagka-exist ng 7 kg, eh, hindi niya maitapon kasi nga mga tablet yun. Kaya binayaran niya ng 150 SGD. Yun, shout out kay ate. Ang dami pera ni ate, ano. Ang munagbayad siya ng 150 sa SGD. Kasi hindi niya din pwedeng pamigay sa amin kasi ako tama lang ako eh. Hinihingal ako sa inyo guys. So, ayan lang yung update sa pag umuwi ka ng ibang bansa. Hassle kasi ang dami kang pipirmahan pagdating mo ng airport. So maraming hahanapin na maraming kang pipilapan. Pero kung sa papers na hinahanap, yung importante lang talaga is one help us. Pag wala ka nun, tapos pag wala kang record nun, mahirapan ka. Sa'yo lahat, ikaw magbabayad. Sa mga tip lang, sa mga direct hire na papauwi sa Pilipinas. Kasi po ang direct hire is wala pong record sa OWA. Hindi ko lang sure kung walang record. Kasi hindi sila yan makaregister sa One Health Pass, hindi lalabas yung registration nila. So kailangan po na syempre kailangan din natin pagdating dito magtanong tayo kung anong dapat gawin. Pag dyan pa lang kayo sa lugar na pinagtatrabuhan nyo, magtanong na po tayo sa OWA kung anong dapat gawin pag direct hire po tayo para pagdating ng Pilipinas hindi na po tayo nagumastos ng malaki. Si kawawa naman po yung mga iba nating OFW na mga kasama. Nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos pagdating dito, magbabayad ng quarantine. Lahat babayaran mo, swab test ka, magbabayad na. So dapat, sa mga kapwa ko OFW na papauwi Pilipinas, na direct hire po, mas mabuting mag-inquire po muna kayo sa OWA kung anong dapat inyong gawin para pagdating nyo dito sa Pilipinas, at least may alam na kayo kung anong dapat gawin. At saka hindi na din po kayo gumastos ng malaki. Yun na po ang ma-advise ko sa mga direct hire na mga kapwa ko OFW na papauwi dito sa Pilipinas. Opo, dyan po muna kayo pwede naman siguro magpa-appointment kayo dyan sa OWA or embassy kung anong dapat ninyong gawin pag kayo ay direct hire. Para pagdating dito, di ba? Peaceful na yung isip niyo. Wala kayong isipin na magbabayad yun ng swab test. Hotel, pagkain. Kasi ang swab test mo, mahal. 6,000 yung hotel mo. O di ba? Mas sayang. Mas maigi na. Habang maaga, mag-inquire po muna kayo sa OWA kung anong dapat niyo gawin para pagdating dito, hindi kayo magugulat na yun pala yung babayaran kayo syempre. Sa mga nagsabing walang quarantine, meron pong quarantine dito sa pagdating sa Maynila. So ina-allowed po talaga yun ng kina-allowed po ng Polo OWA ng quarantine. Wala pong exempted sa mga OFW dyan na uuwi. Meron po talaga yung quarantine. So 2 days na ako ngayon dito guys sa hotel. Wala lang, ganito lang yung ginagawa, kain tulog. Tapos naisipan ko mag-upload para naman may idea kayo kung pag-uwi nyo dito sa Pilipinas. So I guess guys, hanggang
dyan na lang muna ang vlog na ito. So, abangan bukas mag-update pa din ako kung ano ginagawa. So, hintay-hintay muna ako ng 5 days before my swab test. So, dito ko natatapusin ang vlog nito. Sana guys, may natutunan kayo sa vlog na ito sa mga kabayan. Mga kababayan kong OFW, katulad kong OFW na papauwi ng Pilipinas. Sana mapanood nyo ito para may idea kayo pag may flight kayo papauwi dito. So, that's that. Dito na lang po ang vlog na ito. See you until my next vlog. Bye guys!